Ang gulo na nagiinuman sa likod. Susubok tayong gumawa ng pansit molo o yung wonton soup kung tawagin yata. Ito nga pala ang episode 1 ng palpak seri natin. Uunahan ko na kayo, ito nga palang luto na to, palpak ang lasa, hindi siya pumasa. So kung sino ang marunong gumawa ng pansit molo, pakitingin nga kung anong mali kong ginawa. Sagwa hindi siya bagay . So bali yan sa start, ang ginawa ko, binalatan ko lahat ng hipon, pinagtad, bawang, sibuya, celery. Tapos yung pinakaulo ng hipon, naisip kong pakuluan para siya yung magiging sabaw. Naglagay lang ako ng celery, onion powder, garlic powder, paminta, asin. Sa umpisa parang maganda siyang idea . Ganda mo itsura, ganda-ganda ng kulay. Tapos yan, tatanggalin din lahat ng mga ulo. Bali nag-start ako sa 1 pound na pork tsaka mga 10 pirasong hipon, pinaghalo-halo ko. Tapos nilagyan ko siya ng bawang, sibuyas as yung main na filling, yung pinakahalo. Sa part na to, na-realize ko na parang sobrang dami nung magiging palaman ko. Masyadong madaming molo magagawa. So, hinati ko sa dalawa. Ayan, kalahati na yan. Tapos, down sibuyas. Ang kalahati niya, nakatambak lang sa gilid . Nag-iisip pa ako yung panahon na yan. Ayan, so naglagay tayo ng oyster sauce. Sesame oil. Kasi parang feeling ko mala Chinese yung lasa ng pansit molo . Kaya nilagyan ko parehas. Tapos yan, yung nabibiling gayat na carrots. So basic na timpla, asin, paminta. Hindi ko alam, bigla na lang kami yung nanakam . Yan, garlic powder. Itlog. Para hindi siya mag-iwahiwalay. Yan ang pinaka-binder. Bigla lang kami nanakam sa pansit molo. Hindi naman ako marunong. Try lang. Wala naman masama . Tapos, yung technique sa pagbalot ng molo, napanood ko lang din to sa isang cooking channel. Kaso di ko malala kung sino . Shoutout na lang kung sino ka man. So, ganyan lang. Since square siya, pa diamond ang lagay, triangle. Tapos yung magkabilang dulo, pag didikitin mo, ganun lang, simple lang naman. Yan, maganda naman ang itsura niya . Pag naluto, maganda ang itsura niyan. Para siyang kukulubot, pero maayos naman. So gagawin mo lang yan sa lahat ng palaban, tsaka lahat ng molo mo. Ito nga palang luto na to . Napakagulo. Nalilito rin ako . Yung mga sequence, nagkahiwa-hiwalay na din. Kasi magulo na. Hindi na ako nasarapan sa final product. Nakakalito pa yung video na ginawa ko, pero sana panoorin nyo pa din. Enjoy pa din tayo. Dito na nag-umpisa yung pampagulo kasi ito yung kalahati nung kaninang tinimpla na filling. Ayoko na siyang ibalik sa ref. So, nag-decide akong gumawa ng shrimp cake. Ito, same na timpla lang, asin, paminta, garlic powder, onion powder. Pero hindi ako naglagay ng... Wala siya ng oyster sauce tsaka sesame oil kasi
Mami, ipiprito lang natin to eh. Para siyang patty, shrimp cake. Yan, mix-mix lang hanggang yung meat mo para siyang malagkit na. Ayaw maghiwahiwalay. Yan, so habang nakasalang yung sabaw natin dyan, nag-i-start na ako mag-prito ng gagawing shrimp cake. So again, yung timpla niyan, parehas lang din naman ng molo, wrapper, pero walang oyster sauce at walang sesame oil. Nung ini-imagine ko siya, parang tama naman yung mga nilagay ko, kaya hindi ako na-convince sa lasa. So eto, sa kabilang kaldero, yan na yung naging finish ng sabaw na pinagpakuluan at ilalaglag na natin yung molo isa-isa. Sabi, kailangan isa-isa talaga ilalaglag kasi kahit na kumukulo yung tubig mo, pag nilaglag mo yung sabay-sabay, magdidikit-dikit yan. Tapos, yung natirang molo, eto yung molo na natira, hihiwaay mo na siya, hiwahiwalay, siya yung magiging pansit. Siya yung magiging pansit mo. Para siyang ano, mga dambuhalang noodles, malalapad. Ayan, pag naglutangan na yung molo mo, it means roto na yan. Eh, yan, syempre hahabol natin yung magiging pansit natin, then konting pakulupa, all done. Yan, kung mapapansin ninyo, nandun sa kabilang kawali yung shrimp cake, nakasalang. Tapos yan, naglagay ako ng itlog. Naisip ko lang lagyan ng itlog, parang egg drop soup siya. Sa part na to, hindi ko na alam anong adjustments ang gagawin ko sa lasa eh. Nalilito na ako kasi lasa siyang hipon, lasa siyang sesame oil. Dinagdagan ko siya ng chicken powder. Sinubukan ko. Tapos yan, yung dahon sibuyas. Hindi naman siya yung hindi masarap na hindi makain. Pero hindi yan yung lasa na inaasahan ko. Yan pala, nagdagdag ako ng toasted garlic. Kasi yun yung masarap sa sabaw. Ayos naman to, pasado rin naman. Hindi nga lang siya yung ina-expect mo. So, ayan yung finished product natin. Shrimp cake at pansit molo. Kung meron kayong comment sa kung meron akong maling ginawa, just comment lang kayo sa video para malaman natin. Meron pang second episode to. Uulitin ko to. Yung tama naman. Enjoy!